Hola, kabebid. Dito kita sa Iloilo City. Hola mga kabiyahe, welcome sa aming YouTube channel. My name is Louie and this is Sam. God, before kita mag-move on sa itong video, please like, share sa aming YouTube channel. And before kita mag-start sa itong video, shout out anay kay BMX, kay Erwin, kay Ryan Valentin, kay Ivan Bergonos, kag sa Wild Frontier Family. God, before kita mag-move sa itong video, please watch this. Famous dali sa bilog ng Pilipinas pag sikat man siya nga writer. So, kulang taon ta, grabe, gitang standard si Magdalena Halandon isang una. Kag ang iba niya galing ang mga painting, mga kabiyahe, ara kuno sa Pavia, ambas ang mga tao sa palibot. So, kung kakadun kita sa province, kulang taon ta, kung natugid man dito ang mga iba niya nga mga paintings, kag mga obra maestra. So, abangan nyo. Kasi matingala ka po nga ato si Pavia, ang iba niyang obra maestra kay si mama niya is taga Pavia and si papa niya taga Haro. So ang current owner gali mga kabiyahe sa ancestral house ni Magdalena Halandoni is si Attorney Dwight Trasada. So kung gusto nila legal advice kag legit nga abogado, dari ka mo kanto. So mga kabiyahe, makita niyo man sa sulod ang mga iba niyang mga paintings ni Magdalena Halandoni during sa Spanish era. So makita naman dito, no need na naman na-explain. Makita nyo naman dito kung anong pangabuti, kung ano ang kakatapos sa panahon sa to, biskan wala pa kita. So makakulot din kita sa lesson, parte sa mga paintings si Magdalena Halandoni. So guys, kato kita sa piyak na ito, sa destinasyon. Kagsalamat kit attorney sa chance na makover naman ang ancestral house ni Magdalena Halandoni. So tara! Thank you.
nagpatasubong sa dalan sang Simon Ledesma. Si Simon Ledesma ang gobernador si Leo Anay. Bali, ari kita subong sa Ledesma, ancestral house ni Modesto Ledesma, which is nga tatay niya si Simon Ledesma. Very saharog yung kita. So, ari iya balay, kag ang isa sa mga bata ni Modesto Ledesma, si Demetrio Ledesma, ang naging presidente municipal sang haro sa muna. Sang separate pa ang haro sa Iloilo City sa muna. Kay naging muna, naging city ang haro sa muna. So, ulang taon ta kung ano katahong ang ilang mansion, old ancestral house. Pero may isa kami ka trivia, well-known niya siya sa tawag nga Balay nga dako. Pero ang tuod nga ngalan si ni is Balay ni Papa ko. Kamugin na yung trademark halin sa una, Balay ni Papa ko. So, ng taon-tang Balay ni Papa ko, kung ano kataong susunod. Grabe, sinang una gaya ang balay, no? Patahong sa balay? Always good siya, nagpapa-amaze ako. Pero naman sa ako sa mga ancestral house, ang stairways. Good siya, taga-pero-maya. Hindi mo na kinalang electric fan, ha? Bugnaw na di? Nami ang ventilation sa sulod. Mm-hmm. So, bali mga kabiyahe, ang current owner galik sa balay ni Papa Kusubong is si Miss Regine Espinosa. So, anytime pwede gigamuli ka kadto pag pwede nyo mabisitahan ang mini cafe nila sa Dalom. Karoon ng taon-taon anong unod sa ilang mini cafe dito. Damo siya rooms, no? May mga meeting di abansay ka mo, or mga seminars, or mga parties, or anything nga gusto nyo magbalik sa unang atsimpo, pwede gid ka mo dali kapabook sa ila. So, mangkuton ta karon kun ang ilang number para dali para mabutang ta sa aton nga description, sa aton nga description box sa Dalom. So, karon mangkuton ta sila. Subong sa balay ni Ledesma. Subong tag-iya, subong sa balay ni si Ma'am Brigin Espinosa. So, the house is now fairly owned by my family. We are here to help protect the history of our very cultural city, which is Iloilo. So, subong ang amon na yung ugra is yung restore naman ang balay na ni. Wow. So, ang balay na ni was formerly owned by, well, ang first owners were Don Modesto Ledesma. So, this house was a family home. Balay ni po din niya, yung patindong iya na he home sa family pa nila, yung Ublaya Iyan, na dream house. So,
his dream was to make a modern house for that time. So, from what we know, from what the family told us, that it was made in 1940s, mid-1940s or early 1940s. May patubod ang balay na niya. So, this house was a dream house for their family. So, kung sa mga stories para nila, sa mga bata, sa mga apo, that they remember the house so very fondly. Na nagbaha sa dalo. Kasi harap, magbaha. Nagbaha na niya sa area na niya. Kung gaulan, alas na sa dalo, sa may cellar, nagbaroto-baroto sa lakas. So, this house is full of memories of the people who lived here and the people who stayed in this house in from different generations, from different eras. So for us, it's a new life for this house that we are happy to share with everyone. So if the house shared all the happy memories from different generations, for us, it is also a blessing that we can share it with everyone. So, you can come over, you can have food, coffee, you can have small events, internet gatherings with your family, reminiscing what the past generations of the owners of this house did back then. So for us, we call it Balay Senyo. So Balay Senyo is tribute to what the old past owners or the one who built this house as a dream. So Balay Senyo is meaning in translation, in Ilonggo, Spanish Ilonggo. So it translates to dream house. So it is a tribute to what the stories of the family that has been passed on to us, that damgong niya sa ila na noon, her papa. It was called Balay ni Papa Ko before. Dama ng ila na hanggang sila. The trademark. The trademark. No. So, Balay ni Papa Ko. Papa with a K. Balay ni Papa Ko. Very long ko, no? So, it's like, yung paangga nila na memory. To the past generations, they said that it was called Balay ni Papa Ko. So, we are not part of that family. We are just keepers of their history. So mga kabiyahe, no, nami ang balay ni Magdalay na halando ni Kagni Modesto Ledesma. So kumakita nato ng ila balay katahom sa mga sinangunang mga balay. So mangin proud kita ng Ilonggo, kay nga number one may ipabugal kita nga may sikat kita, hindi nga right na dili sa Iloilo City man mismo nga si Magdalena Alandoni. Kag si Ledesma Dimitrio, siya ang nag-first niya nag-mayor dili sa Haro, Iloilo City. So be proud nga Ilonggo kita. Susubong, mayara kita nga kadtuan. Last na to niya destination, o kung last na to niya historical attraction man mismo diri sa Haro, Iloilo City. Pero kung nataon naton, muna siya ang last nga katuan naton nga ancestral house. Pero kung nataon, sa bulubanta naton mga kabiyahe, 50 to 20 ka ancestral houses, laki na daw ang mga mansion diri sa Haro, Iloilo City. Ga-refuse sila nga magpa-interview sa ilang mga balay kay tungod pandemya. Ikaduha, gusto nila i-keep ang ilang private life man mismo. So,
kapasalamat ikita sa subong nga may isa pa kita kaba nga ancestral house nga katuan naton. Pero ang muni nga ancestral house wala sila kabalo kung saan siya na build nga balay ko siya na siya nabig kasi ng apo sa tagiyaman sa balay wala siya kabalo kung nasaan o siya na build man mismo. Makita natin di ang ancestral house diri mismo sa Kilinsang Cathedral sang haro. So lang tawo naton kung ano na siya nga balay. Sorry kita subong sa balay ni Hermiliosa Halandoni Ancestral House. So makita na to ng balay, no? Sa muna sa liwat ginambal ko, ina, nga wala sila kabalo kung saan nun na-build ang balay ni Halandoni Hermiliosa. So kung natawo na to ng balay, sa structure niya pala, kung sa akon lang yung mga kabiyahe, ha? Mga mid, mga American time pa lang ni siya siguro. So hindi ako ya sure, pero kung natawo mo sa structure sa mga balay, kahit sa mga bintana, American time siya ukon, Spanish time mas namin pagkita siya America, Spanish time. So isa ini sa mga ancestral house diri sa Haro, Iloilo City, nga nabilong sila sa 15 to 20 ka mga ancestral house nakit na mga mansions, no? So kapasalamat din kita, naging pasugdan kita nga mag-take video or mag-take photo diri sa iya balay mismo. So asala kita diri mga kabiyahe. Please like, share, and subscribe sa aming YouTube channel kay mapagbabay kami next 2 weeks sa aming mga videos.